wala ka ng mukhang ihaharap, paano ka pa magpapa-makeup? I believe, kapag sinabi daw po ba na wala na akong mukhang hinaharap o ihaharap, paano daw po ba ako magpapa-makeup pa? Mga manunood o madlang people, kapag sinabi nating wala nang mukhang maihaharap, hindi ito nangangahulugan na wala na talaga tayong mukha. Bagkos ito lamang po ay nangangahulugan na tayo ay karapat dapat mahiya o tayo ay may hiya pa. Kaya wala tayong mukhang maiharap sa iba o sa taong kinagawan natin ng masama or kasalanan, let's say. Pero paano ba tayo magpapamakeup? Ganito lang yan, madlang people. Gawin nating mabuti o itama nating yung mali na nagawa natin dun sa kinagawan natin ng kasalanan. Nang sa ganon, meron ulit tayong mukhang maiharap sa kanila ng may ngiti at maganda ulit. And I thank you. Sino ang mas matanda? Tandang pananong o tandang padamdam? Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Naniniwala po ako, madlang people, na ang mas matanda po ay ang tandang padamdam. Ladies and gentlemen, o mga manunood ko po, kapag po tayo ay bata pa, nagtatanong po tayo kasi we are born without knowing nothing. So therefore, ang tandang padamdam, meron na po silang tinatawag na expression of feeling. Minsan, meron na po silang knowledge or they have that intelligence because they definitely know those questions that they've asked whenever there's a child. So therefore, madlang people, naniniwala po ako na mas matanda po ang tandang padamdam kesa sa tandang pananong. Thank you so much. Kapag sinabihan kang isara ang pinto dahil lalabas ang aircon, saan ba nito balak pumunta? Kanya yung nanay ko eh. OMG, yan talagang tanong. Oo. Hindi, actually, ito yung tanong. Ayan o, ayan, ito. I believe, kung bubuksik, sasarod daw yun po yung pinto para hindi po lumabas yung lamig. Para ikaw ang lalabas, girl. Dito ka lang. Sa kapag, dito ka lang muna. Baka ikaw lumabas, mauna ka sa aircon. Okay. Saan daw pupunta ang aircon? Go. Pag sinabihan ka na isara mo ang pinto kasi lalabas ang lamig, isara mo kasi tataas ang bill nyo. Real talk, pag tumaas ang bill nyo, malaki ang babayaran nyo. Mas magagalit ang nanay mo o ang tatay nyo. Sayang ang lamig ng aircon. Kaya hindi lahat tayo naka-aircon. Kaya magtipid tayo sa kuryente. And I... Thank you. Kapag may sumigaw ng sugod, mga kapatid, sasama ba ang mga kapuso at kapamilya? I believe, hindi po sila sasama kasi hindi naman po sila ang tinatawag. Ba't sila ang sasama, diba? Common sense lang po, kapatid ang tinawag. So, kapatid lang ang sasama. Kung hindi ka kapatid, huwag ka sumama kasi kapuso ka tsaka kapamilya ka eh. Ayun po. And I, thank you. Aalala ba ang manananggal kapag hanggang bewang na ang baha? Oo. Dahil kahit sino naman, kapag hindi mo na makita yung kalahati ng katawan mo, talaga mag-aalala ka, di ba? Hindi naman siya pwedeng lumangoy para hanapin yun, malulunod siya. And I, thank you. Kapag tumakbo ka na, pero inabutan ka pa rin ng ulan, sasabihan mo ba siya ng congratulations? I believe kung tumakbo po at inabutan po ako ng ulan, ba't ko po siya i-congratulate? Ang sasabihin ko po sa kanya, let's have a second round. Only one will get the title and only one will hit the mark. I dare you, once again, let's run. At walang tawad ko pong sasabihin sa kanya, ulan, ulan, bakit ka pa dumating? Eh, ito ang araw, natutuyuin ka. And I, thank you. Kapag nakita mo ang jowa mong pumasok sa sinihan na may kasamang iba, ay, susundan mo ba siya kahit yung palabas ay napanood mo na? I believe para po sa akin, susundan ko po siya at para po sabihin ko sa kanya, bakit papasok ka pa sa isang sinihan kung alam ko namang napanood ko na yan. Halika dito, manood tayo ng panimbago. Nang sa ganon ay may malamang ka pang matut, may malamang ka na bagong na panonoorin at ating matutunan ng aral. I thank you. Kapag lagi kang hinahanapan ng butas,
ituturo mo ba ito? I believe, kapag lagi daw po ba akong hinahanapan ng butas, ituturo ko daw po ba ito? Mga kaibigan, hindi naman po porket butas ang hinahanap sa akin. Bakit yun po ang mga kaibigan ng butas na yun tinutukoy ay hindi po sa amparte ng ating katawan, kundi butas upang makalusot sa mga dahilan na ibibigay mo sa ibang tao. Kaya nga po, di ba, ang iba mahilig magpalusot para lang... And I thank you. Na ang utang na loob ba, pwedeng bayaran ng installment? Para sa akin ang utang... Hindi, yung para sa amin. Ano yung para sa amin? Kasi laging para sa inyo. I believe para sa akin ang utang na loob ay hindi po kailangan bayaran ng installment. Dahil ang utang na loob ay nasa loob po yan, wala po yan sa labas. Kaya kung magkaroon po tayo ng utang, sana sa labas na lang para may installment. And I, thank you. Kapag ang abogado ba, trinang kaso, walang kaso? I believe kapag ang abogado daw po ay tinrang kaso, wala ba daw itong kaso? I believe lahat po ng tao may karapatang magkasakit dahil tao lang po tayo. Lahat po tayo ay minsan hindi natin sinasadyang magkasakit po tayo. Kaya kung sakasakaling magkasakit po ng trangkaso ang isang abogado, wala po siyang kaso. At least kahit ang ibang abogado na kahit may sakit, pumapasok pa din para madepensahan ang hawak nila o ang kliyente nila. Kahit lagi yung tatandaan, kapag may sakit ka, tumayo ka pa din. And I, thank you. Kung magaling ang tatay mo at magaling ang tatay niya, is it a tie? Hi? Pabiyasa. Kung magaling ang tatay mo at magaling ang tatay niya, is it a tie? Yes. Kung magaling ang tatay mo at magaling ang tatay niya, is it a tie? Opo, it's a tie kasi pareho silang magaling. Maaring magkaiba ang level ng kanilang galing, pero pareho sila ng galing. At lagi po natin alalahanin na bukas ay Father's Day at tayo po ay magse-celebrate at mahalin po natin ang ating tatay. Unfortunately, my father died in 2005, but I would like to celebrate this with him because when he was alive, he was a military man. Kaya it was difficult for him to accept me as a gay. But when he died, isang kaibigan ko lumapit sa akin. Sabi niya, alam mo yung daddy mo, meron siyang picture mo na nakagown sa wallet niya. Tapos pinapakita niya sa kanyang mga kaibigan, ito yung anak ko na nanalo sa mga beauty pageant. So ngayon, kung magaling ang tatay mo, magaling ang tatay ko, magaling ang tatay niya, magaling ang tatay natin lahat dahil it's Father's Day at mahalin po natin ang ating tatay. And I thank you. Kung magiging ama si Papay, pwede ba siyang tawaging Tatay the Sailor Man? Sa'yo pa talaga nabigay yung tanong na Papay, no? Yes. Nakakaloka talaga itong mga tanong na ito. Gusto mo iuwi, tas balikan mo, pag okay na. Okay. Kung magiging ama daw si Papay, pwede ba daw siyang tawaging Tatay the Sailor Moon? Alam mo, huwag ka nang gumanon. Kasi kahit doon ka naka yung mukha, yung mata mo nakikita naman lahat. Try mo. Yung dyan yung mukha, tas tingin ka dito sa gilid, peripheral. Oh, makikita mo. Kung si Papay ay magiging tatay. Literal na literal, ah. Ulitin mo, ang tanong, kung magiging ama si Papay, pwede ba siyang tawaging Tatay the Sailor Man? I believe, oo, pwede siyang maging tatay. Kasi alam natin si Sailor Man ay isang lalaki. At hindi naman ito isang babae. Dapat ito ay Sailor Man o Sailor Woman. Kaya ito ay Sailor Man kasi lalaki siya. Pag naging ano yung bakla, edi Sailor Gay. Yun lang. That's all. Thank you.